Matapos siyang mailahad ni Manong Kamat, agad naman itong tumungo sa labas ng kanyang bahay para magbuhat. Lahat ng mga kahoy na hindi pa natitipak ay paisa-isa nitong pinasan para lamang masukat ang lakas na kanyang nararamdaman. Sa pagbuhat nito ng halos ilang metrong haba ng kahoy, hindi naman makapaniwala ang mga tauhan ni Tadag sa kanilang mga nasilayan. Alam naman nilang may mutyang tinatangan si Manong Kamat, pero naniniwala silang wala yung kaugnayan sa lakas na maaaring maipahiram sa mga tao. Dagdag pa ng mga tauhan niya, purong pagpapalakas sa espiritual nitong anyo ang tinataglay ng matanda. Makalipas pa ang ilang minuto, pagbitaw nito ng mga kahoy na yon, agad naman yung lumapit kay Tadag habang masayang nagwiwika ng: "Narinig ko na ang diwata sa aking isipan. Linok ang kanyang pangalan. Napakapalad ko. Ang diwata ng lindol ang pumanig sa aking wisyo." Matapos nitong makapagsalita, isa-isa namang natulala ang mga tauhan ni Tadag na parabang merong nangungusap sa isipan nito. Pagbalik ng kanilang mga wisyo, doon nila inilahad ang tungkol sa mga diwatang kanilang tinataglay. Ayon sa mga ito, ang walong diwatang pumaloob sa mga wisyo nila ay nagngangalang: Sarang, ang diwata ng bagyo; Magdan, ang diwata ng tinagong lawa; Alunsina, ang diwata ng langit; Bagidan, ang diwata ng apoy; Sidapa, ang diwata ng kamatayan; Makaptan, ang diwata ng mga sakit; Malaon, ang diwata ng pamilya ng mga tao; at ang panghuli, Abyang, ang diwata ng lagusan. Lahat ng mga diwatang pumasok sa kanilang katawan, direktang tagapagsunod ng kaptan. Doon din na pag-alaman ng grupo nila Tadag, malayo sa kanilang hinihiling na mga gabay ang ibinigay ng supremo ng mga diwata. Naipaliwanag naman yun sa kanila, lalo pat ang iilan sa mga tauhan niya, hinahangad na gabayan mismo ng isang Diyos sa kalangitan. Hindi yun maaari ayon sa kaptan, gawa ng piling mga tao lamang ang merong kakayahan na mataglay ang wisyo ng isang Diyos. Dagdag pa nito na dahil sa kawala ng ideya ng mga kasama niya, kung kaya't nagdesisyon yon na ang lahat ng tatawagin itong mga diwatang gagabay sa grupo niya ay nahanay sa kanyang mga tagasunod. Matapos yung mapag-alaman nila Tadag, hindi naman sila gaanong nabahala, lalo pat kung iisipin, kumpleto na ang lakas nila. Ang tanging ipinag-aalala na lamang ng kanilang pangkat ay ang lakas ng kubang matagal nang nagmamanipula sa mga nilalang na kanyang nakakalaban. Lumipas ang mga araw, mas lalong naging puspusan ang kanilang pagsasanay. Dahil sa pagiging abala ng mga kasama niya, kung kaya't minabuti niyang mag-isang bantayan ng lupain. Hindi naman nababahala noon si Tadag, lalo pat araw-araw maraming mga magsasaka ang bumibisita para lamang magtrabaho. Isang hapon, habang nagkakape sila Manong Kamat, bigla na lamang silang napatayo nang makasilay sila ng kubang naglalakad na merong magarbong kasuotan. Maya't maya ang paghahawak nito sa mga dahon ng palay na tila bang natutuwa yon sa mga tanim na dinadaanan nito. Subalit, makalipas lamang ang ilang minuto, laking gulat nila nang masipat nila ang mabilisang pangingitim ng mga dahong nahuwakan nito. Upang hindi na madamay ang iba pa niyang tanim, dali-dali naman nilang pinuntahan ng kuba habang paulit-ulit yung sinisigawan. Matapos naman sila nitong marinig, agad naman yung humarap sa kanila na nakangisi habang nagbibigkas ng mga buhay na kataga. Sa isang iglap, lumitaw sa lupain ni Tadag ang limang nilalang na nasa kaanyuan ng animoy anino
na merong halong itim na buhangin. Ibang-iba ang uri ng mga ito sa mga nilalang na kanilang nakalaban. Gawa nang yon ang unang pagkakataon na nagawa nila yung masilayan. Sa pagtalikod sa kanila ng kubang yon, narinig naman nila itong nagwika sa kanila ng "Ang mga demonyong minsan sayong nanilbihan ang papatay sayo, malapit na. Malapit nang maganap ang panahong minimithi ko." Kasabay ng pagwika nito ay ang paglaho naman ito sa kadiliman. Sa paglayo ng mga ulap sa araw, naglaho din ang mga nilalang na tinawag ng kuba. Matapos ang pangyayaring yon, halos hindi naman makapaniwala sila tadag sa mga nangyari. Labis siyang nagtaka noon, gawa ng papaanong nakapasok ang kuba sa kanyang lupain, gayong gwardyado ang bawat hangganan nito. Para makasiguro, lahat ng mga tikbalang at anggitay na nakabantay sa mga hangganan ay agad din naman niyang tinawag para malaman ang kanilang sitwasyon. Subalit ilang oras na ang lumipas, walang anggitay ang tumugon sa kanyang pagtawag. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman nilang pinuntahan ni Manong Kamat ang hangganan ng kanyang lupain. Pagdating nila roon, bumungad sa kanila ang mga tikbalang na lasug-lasug na ang katawan. Ang iilan sa mga ito na aagnas na at pawang hindi nakalaban sa mga demonyong sumalakay sa lupain niya. Kitang-kita noon ni Tadag ang mga armas nito na animoy hindi man lang nahawakan ng kanyang mga kaibigan. Matapos itong masilayan ni Tadag, nagdulot yon sa kanya ng lungkot na halos hindi niya alam kung papaano niya matatakasan. Nais niyang sumigaw at magwala noon, pero hindi niya yun magawa-gawa dahil pakiramdam niya nang hihina ang kanyang buong katawan. Sa pagkamatay ng kanyang mga kaibigan, wala siyang ibang sinisi kundi ang kanyang sarili. Masyado siyang nagpakakampante na kakayanin ng mga ito ang anumang bantang nagbabalak na pumasok sa kanilang teritoryo. Hindi niya naisip noon ang panganib na dulot ng kubang nagnakaw sa mutsa ng agaras. Dahil dito, agad naman siyang nagpatawag ng isang malawakang pagpupulong upang ipagbigay alam sa lahat ng mga engkantong naninirahan sa lupain niya ang tungkol sa kahindik-hindik na mga pangyayari. Nang makaharap na niya ang tribo ng mga tikbalang at anggitay, mangiyak-ngiyak naman siya doong humingi ng tawad sa pagkamatay ng mga nilalang na matagal na niyang panahong tinuring na kaibigan. Nang marinig naman ang pinuno ng mga tikbalang ang kanyang taus-pusong pagsisisi, agad naman yung lumapit sa kanya habang nagsasabi ng "Huwag kang malungkot sa mga nawala, kaibigan. Marami pa tayong magagawa para maipaghiganti sila. Hindi ikaw ang may kasalanan ng kanilang pagkamatay. Huwag mo masyadong sisihin ang sarili mo sa mga nangyari." Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahang paglapat naman ito ng kanyang mga kamay sa balikat ni Tadag. Pagtitigan nilang dalawa, ngumiti lang naman ang tikbalang na yon sa kabila ng mga lumuluha nitong mga mata. Ramdam na ramdam noon ni Tadag ang sakit na dumadapo sa damdamin nito, pero ni katiting na pagsisi sa kanya, wala siya doong narinig. Naniniwala ang pinuno ng mga tikbalang na kung mangingibabaw sa kanilang mga isipan ang pagsisisi sa mga taong wala namang kasalanan sa mga nangyari, magdudulot lamang ito ng hindi pagkakaunawaan. Di hamak na mas mapanganib kalaban ang kanilang mga sarili kesa sa mga nilalang na matagal nang nagiging banta sa kanilang mga kaligtasan. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad namang itinuon nila Tadag ang kanilang mga wisyo sa ibang bagay.
isinantabi na muna nila ang pagdadalamhati gawa ng patuloy pa rin nilang nararamdaman ang panganib na dinadala ng kupa. Sa paglubog ng araw sa kalupaan, unti-unti nang tumataas ang tensyon. Bagaman napakatahimik, meron silang nararamdamang kakaiba sa paligid. Maya-maya pa, doon na silayan nila tadag ang iilang mga taong diretsyong naglalakad papalapit sa kanyang tahanan. Sa bawat hakbang ng mga ito, dahan-dahan yung binabalutan ng lupa sa katawan hanggang sa hindi naglaon naging isa itong halimaw na halos inakala niyang sa panaginip lamang niya masisilayan. Paglalarawan ni Tadag sa nilalang na yon, meron itong isang mata sa kanilang mga noo, malapugita ang mga kamay nito at meron itong malatuod na mga paa. Kulay itim din ang balat ng nilalang na yon at halos maihahalin tulad mo ang katawan nito sa isang boteng walang hulma. Dagdag pa ni Tadag na habang naglalakad ang mga nilalang na yon, tila bang wala itong mga kaluluwa. Ultimo pag-isip sa lakas ng kalaban nila, hindi nagagawa ng mga ito. Ang labis pang ikinakabahala noon nila Tadag ay ang kakaiba nitong presensya na animo'y kayang magdikta sa mga utak nila. Sa madaling sabi, may kapasidad ang mga nilalang na yon na mang-impluwensya ng kaisipan ng ibang tao sa kabila ng tinatangang mutya at kakayahan ng mga ito. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang inutusan ni Tadag ang mga kaibigan niyang engkanto na mas lalong higpitan ang pagbabantay sa mga hangganan. Mariin niya rin yung inabisuhan na huwag makikipaglaban kung sa tingin nila ay hindi nila kakayanin ang kanilang mga kalaban. Matapos yung maipagbigay alam ni Tadag, agad din namang naglaho ang mga tikbalang. Nang sila na lamang ang natira sa lugar, dali-dali naman silang tumakbo papalapit sa mga nilalang na yon. Hindi na nila inisip kung ano ang plano ng kanilang grupo, gawa ng kung hindi sila magmamadali, maaaring mawasak ng mga ito ang mga pananim na halos ilang linggo din nilang pinaghirapang palakihin. Bago pa man sila makalapit sa mga nilalang na yon, bahagya naman silang natigilan nang lumitaw sa kanilang harapan ng kuba. Nanlilisik ang mga mata nito at meron yung dalawang sungay sa noo. May mahaba din yung buntot sa likod na tila bang naging representasyon na isa na yung Diablo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, doon nila nasilayan ang iba pa nitong mga kasamang hindi rin mga ordinaryong nilalang. Bagaman nasa kaanyo-anyo ng mga ordinaryong tao, naniniwala si Tadag na purong pagbabalat kayo lamang ang mga ito. Maya-maya pa, dala ng galit niya, agad naman niyang itinuro ang kuba sa pamamagitan ng kanyang punyal habang nagtatanong nang, "Anong ginawa mo sa kaluluwa ng mga taong yan? Papaano mo na impluwensyahan ang kanilang mga wisyo?" Matapos naman yung marinig ng kuba, tumawa lang naman ito habang patuloy na nakatitig sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, seryoso naman yung sumagot sa kanya nang, "Matalas ang pang-amoy mo." "Tama ka. Ordinaryong tao nga ang mga nilalang na yan. Sila ang mga kaluluwang wala ng patutunguhan. Imbis na pag-alagala sila sa mundong ito, binigyan ko sila ng trabaho. Huwag kang mag-alala. Sa anyong yan makikita nila ang tunay na kahulugan ng buhay na minsan nilang tinamasa." Kasabay ng pagwika nito ay ang mabilisan itong pag-utos sa mga nilalang na yon. Dahil sa ginawa ng kuba, agad naman yung sumugod sa kanila kung kaya't wala na silang nagawa kundi ang lumaban. Wala mang ideya sila Tadag sa kung ano ang abilidad ng mga nilalang na yon, minabuti nila itong harapin. Makalipas lamang ang ilang minuto, napag-alaman ni Tadag ang iilan sa abilidad ng kanilang mga kalaban.
Hindi ito natatabla ng anumang armas sa kabila ng mga buhay na karunungan na nakabaon sa talim nito. Napag-alaman din nila na purong espiritual na kakayahan lamang ang may epekto sa pisikal na anyo ng mga nilalang. Dahil dito, tanging si Manong Kamat lamang ang kanilang masasandigan sa mga oras na yon. Iniiwasan naman ni Tadag na tumulong sa matanda, gawa ng mariin siya nitong pinipigilan. Bakas kasi sa pagmumukha ng kuba ang animoy pagmamatsyag nito sa kanyang estado. Maya-maya pa, bigla na lamang napaluhod si Manong Kamat nang lumapat sa balikat niya ang malapugitang galamay ng nilalang. Pilit siya nitong hinihila papalayo sa pangkat nila pero buong puwersa naman niya yung nilalabanan. Nang magkaroon naman ng pagkakataon ng tatlo sa kanyang mga tauhan, napilitan na yung tumulong sa matanda. Habang nakikipaglaban ang mga ito, agad namang pinuntahan nila Tadag ang kinaroroonan ng kuba. Mahirap man para sa kanila na buwagin ang kanilang depensa at opensa, pero wala silang pagpipilian. Nahati ang pag-atake ng kanilang kalaban kung kaya't kinakailangan din nilang baguhin ang kanilang plano. Sa paglapit nila Tadag sa kinaroroonan ng kuba, nasipat naman nila yung animoy hinihila papalayo sa kanila. Kahit anong habol nila rito, tila bang may nilikha yung ilusyon para lituhin ang kanilang mga isipan. Nang hindi na nila maatimang pangyayaring yon, doon na gumawa ng paraan ang kanyang tauhan na nagtatanga ng gabay ng diwata ng lagusan. Pagtawag nito sa diwatang nagngangalang Abyang, narinig naman nilang sumigaw ang kuba habang dahan-dahang tumitigil ang paglayo nito sa kanila. Panay din ang ginagawa nitong pagmumura na para bang meron yung kalaban na hindi nila nakikita. Maya-maya pa, bigla namang lumitaw sa kanilang harapan ang diwata ng lagusan. Paglalarawan ni Tadag sa anyo nito, isa yung babaeng diwata na halos tela lamang ang saplot sa katawan. Kulay ginto din ang balat nito at meron yung daladalang kristal sa kanyang kaliwang kamay. May kwintas din yung suot na animoy isang lagusan patungo sa ibang dimensyon. Halos segundo lang din ang itinagal nito bago yun nanumbalik sa katawan ng kanyang tauhan. Inaasahan naman ni Tadag ang pangyayaring yun, gawa ng natural na sa mga diwata ang maglaho kapag wala yung sinasandalang katawang lupa sa mundo ng mga buhay. Makalipas pa ang ilang minuto, bahagya namang naantala ang digmaan nang magpasya ang kubang umatras. Habang naglalakad yun papalayo, panay naman ang pagsipat nito sa kanila na para bang pumunta lang yun para subukan ang puwersa ng kanilang pangkat. Maya-maya pa, nang magkaroon na ito ng sapat na layo, ngumisi lang naman ito sa kanila habang kumakaway. Pagdaan ito sa madilim na bahagi ng kanyang lupain, agad din naman itong naglaho na parang bula. Yung mga kalaban naman nila Manong Kamat, unti-unti na ding naagnas, indikasyon na nagawa nito ang kanilang pakay. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad namang lumapit ang kanyang mga tauhan sa kanya para magtanong kung bakit hindi nila sinunda ng nilalang na yon. Inilahad din ng mga ito sa kanya ang labis nitong pagkabahala lalo pat malayang nakakapasok ang kuba. Manong Tadag, wala ho ba tayong magagawang paraan para mapigilan silang pumasok dito? Paano kung umatake sila sa kasagsaga ng ating pamamahinga? Bago pa man tayo makalaban, paniguradong nagawa na nila tayong mapaslang. Wika ng isa sa mga tauhan niya. Huwag kayong mag-alala, gagawa tayo ng paraan. Alam kong may magagawa tayo, kinakailangan lang natin hanapin ito. Tayo na mga kasama, umuwi na tayo. Marami pa tayong kinakailangan gawin. Sagot naman dito ni Tadag. Dahil sa kanyang sinabi, agad din namang sumunod ang mga tauhan niya
nang walang pagdadalawang isip. Iniwasan na din itong magtanong, lalo pat alam din nilang maraming iniisip itong si Tadag. Nang makabalik na sila sa bahay nito, agad naman silang nagtrabaho para mas lalong taasan ang bakod ng bahay. Bagaman gabi, hindi na yon ininda ng mga tauhan niya sa kadahilan ng ang nais lamang ng mga ito magkaroon ng proteksyon ng teritoryo nila. Habang abala sila sa kani-kanilang mga gawain, panay naman ang pananaliksik ni Tadag at Manong Kamat. Lahat ng nakuha nilang libreta sa baryo ng mga antingero ay binuklat na nila, subalit wala silang nahanap na paraan para magapi ang kakayahan ng kuba. Nang dumating na sa puntong papasuko na itong si Tadag, hinawakan naman siya ng matanda sa balikat habang nagwiwika ng, "Huwag kang sumuko. Merong paraan para makontra ang bertud ng agaras. Naniniwala ako, nawawala lamang ang karunungang yan. Kapag nawawala, may posibilidad pa itong mahanap. Subalit kapag hindi na yun umiiral, wala na tayong magagawa. Pasensya. Mahabang pasensya, iho. Mag-isip ka." Matapos naman itong marinig ni Tadag, kahit papaano nabuhaya naman siya ng loob para ipagpatuloy pa ang paghahanap. Makalipas pa ang ilang oras, nakatulog na lamang itong si Manong Kamat, subalit patuloy pa rin siya sa kanyang pananaliksik. Yung mga tauhan niya sa labas, hindi na niya naririnig na nagpapanday. Kung kaya't minabuti niyang sipatin muna ang mga ito bago bumalik sa kanyang trabaho. Sa paglabas niya ng pinto, nasipat niya ang mga itong tulog na tulog sa tambak ng kahoy na kanilang tinipon. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito, hindi niya maiwasang mapangiti gawa nang naalala niya ang labis nitong pagkabahala sa pagbalik ng kuba. Sa isip-isip noon ni Tadag, kanina lang takot na takot ang mga ito, subalit nagawa pa nitong makatulog sa labas ng kanilang kubo. Kinaumagahan, paggising ng kanyang tauhan, agad naman yung pumasok sa loob ng kanyang bahay para magkape. Habang nakaupo ang mga ito, dali-dali naman niya yung kinumpronta upang ilahad dito ang mga nakita niya. "Akala ko ba takot na takot kayo sa kuba? Bakit kaninang madaling araw, sa labas kayo natulog? Dala ba ng pagod? O sadyang kampante kayo dito sa lugar ko? Iwasan niyong matakot, hindi yan makakabuti." Wika ni Tadag sa kanyang mga tauhan. "Pasensya na ho kayo, Manong Tadag. Dala lang ho siguro ng pagod. Tsaka alam naman ho namin, nagising kayo hanggang mag-umaga." Sagot naman ang isa sa mga tauhan niya. Matapos nilang mag-usap, agad namang lumabas ang mga ito para ipagpatuloy ang kanilang trabaho. Hindi na nila pinansin pa ang tungkol sa mga magsasaka na nagtitipon-tipon sa bakuran ni Tadag dahil ang importante sa kanila matapos kaagad ang pagbabakod. Makalipas lamang ang ilang minuto, agad namang pinaalis ni Tadag ang mga magsasaka gawa nang hindi niya yun maaaring pagtrabahuhin lalo pat may mga sigalot sa kanyang lupain. Naintindihan naman siya ng mga ito kung kaya't agad naman yung umalis nang hindi nagre-reklamo. Nang magising na itong si Manong Kamat, doon na nila ipinagpatuloy ang kanilang trabaho. Kinahapunan, napag-alaman nila Tadag ang tungkol sa kakayahan ng bertud ng agaras na dumaan sa espiritual na mundo. Malakas ang kanilang kutob na yon ang gagamitin ng kuba kung kaya't hindi ito nararamdaman ng mga tikbalang at ng kanyang tauhan. Ang labis lang noong nakapagtataka sa kanila ay kung papaano nakakalabas ang kuba sa espiritual na aspeto gayong nagtatangan ito ng pisikal na katawan. Ilang beses na din nilang sinubukang tuklasin ang kahinaan nito, ngunit wala talaga silang makitang kasagutan.
Lumipas pa ang mga araw na natiling nakahanda ang pangkat nila Tadag. Pansamantala, umiiwas muna silang tumungo sa baryo gawa ng malakas ang kutob nila na naglilibot sa lugar na yon ang mga alipores ng Cuba. Pagsapit ng araw ng Huwebes, umaga pa lang, halos aligaga na silang lahat dahil sa kakaibang presensya na sumasabay sa hangin. Kahit anong pilit nilang kontrahin ito, tila bang pabalik-balik lamang yon, indikasyon na merong nagmamanipula sa presensyang nararamdaman nila. Nang hindi na maatim ni Tadag ang ganoong pangyayari, minabuti niyang sindaki ng mga ito sa pamamagitan ng mga palipad hangin at mga asing ibinabad nila sa banal na tubig. Sa pamamagitan ng mga asin na yon, sisikip ang dibdib ng sinumang nilalang na magmamanipula sa presensya. Kung hindi nito ititigil ang kanyang ginagawa, maaari niya yung ikamatay sa oras na mahanap na ito ng mga palipadhanging binitawan ni Tadag. Matapos niya yung gawin, agad naman niyang inayos ang pangkat nila at kasabay nito ang pagwiwika niya rito ng "Magsipaghanda kayo! Digmaan ang pupuntahan natin ngayong gabi!" Okay, ganun pa rin, naisal pa rin tayo. Pero grabe, sobrang angas nitong episode 21. Isipin ninyo, 8 sa tauhan ni Tadag, kasama na si Manong Kamat, eh merong mga diwata tapos may kanya-kanya pang pangalan. Sobrang angas nun. Pero nakakatakot lang kasi yung Cuba eh, di ba? Pero pinagtataka ko, kalahati lang naman ang agarasyon na kuha niya. Bakit sobrang tindi ng lakas nito? Para wala tayong marami pang tanong, sunod natin yung 22. Pero hindi na ako magbibigay ng oras. Kasi nga, naisal pa rin tayo. Pahintay na lang ako. Salamat.